Magandang umaga po. Naka-sweater po ako dahil napaka-lamig ng hangin, napaka-lamig ng panahon. Sa labas ay para tayong nasa Baguio, para tayong nasa ibang bansa na malamig. Sana po kahit malamig ang panahon, malamig ang hangin, kahit tayo nalalamig physically, sana po ay sa biyaya ng Panginoon tayo hindi nalalamig sa ating Panginoon. Alam niyo po, ang ating pag-uusapan sa maikling panahon, mga ilang minuto, itong tungkol sa panlalamig sa ating pananampalataya. Ano po? Kalimitan, nakakakita po tayo ng mga Kristiyanong matibay ngayon, ngunit sa di kalaunan ay nanlalamig ang kanilang mga pananampalataya. Sa katagalan ay yung dating init nila sa Panginoon ay hindi na ganun. Ano po? Kaya sana hindi po ito mangyari sa bawat isa sa atin habang malamig ang panahon, na naway lalo pa tayong uminit sa ating relasyon, sa ating tagapagligtas, sa ating Diyos na siyang nagpatnubay, nagbibigay sa atin ng lakas, nagpapala sa atin. Ano po, ang panlalamig ay tawag natin dyan ay backsliding. Ano po, ang panlalamig ay ang pagtalikod sa Diyos. Sinabi po sa unang hari 11:9, at ang Panginoon nagalit kay Solomon dahil sa ang kanyang puso'y humiwalay sa Panginoon. Ayaw nating mangyari yan. Gusto natin ang ating puso ay tuwin ang close tayo kay Lord. Kapag po ang ating puso ay nanlamig, ay chances are nagiging malayo tayo sa ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang panlalamig ay ang pagkawala ng dating init ng ating pananampalataya. Hindi lang o pagtalikod, kundi yung nawawala na yung sigla, nawawala na yung katapatan natin sa Panginoon, nawawala na yung kasipagan natin sa mga bagay na nagdudulog sa atin ng gawin ang mga kalooban, kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. At yan ang pinakaayaw ng ating Panginoon. Ang sabi niya po sa Book of Revelation, chapter 2, verse 4, ngunit mayroon akong laban sa inyo na inyong iniwan ang unang pag-ibig nyo sa akin. We left our first love. Wow. Ang Panginoon Diyos ay gusto niya palaging ang ating pag-ibig ay priority siya sa ating pagmamahal. Priority siya. Naramdaman naman natin yan, naranasan natin yan, natikman natin ang pagpapala ng pagiging malapit sa Panginoon. Yung pagpapala at biyaya ng tayo po ay tuwin ang inuuna ang kanyang kalooban at kagustuhan. Kaya ang tunay na anak ng Diyos, kapag nakakaramdam ng paglayo, panlalamig, o nawawala ang init, ang una niyang ginagawa ay lumalapit agad, nananalangin,
humihingi ng tawad sa Panginoon. Okay po? Ano ang mga dahilan, mga practical reasons kung bakit po tayo nalalamig? Sana po ito'y maging katotohanan natin ngayong umaga. Ang isa sa mga dahilan, marami po, maraming dahilan, pero ilan lang ito. Una, hindi nagpapatuloy sa pakikipagniig sa Diyos. Yung panahon na tayo dapat may quiet time, panahon na dapat tayo mayroong devotion time, nawawala na po yun. Pag nawawala na yun, asahan po ninyo meron ng panlalamig. Ano po, pangalawang dahilan, yung hindi natin pananalangin. Kapag nawala ang pananalangin, nawawala ang kapangyarihan, nawawala ang sigla. Kailangan natin ang pananalangin upang sa ganun ay laging bukas ang pinto ng langit na tayo po ay tulungan. Kalakasan po natin lahat ang magkaroon ng talagang kapangyarihan sa pananalangin. Ano po? At ang panghuling dahilan, ito pong hindi pagbabasa ng Biblia. Ay, mahalaga po yun. Mahalaga ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag tayo po ay sumuway sa ganyang gusto at kautusan ng Panginoon na huwag mawalay ang salita ng Panginoon sa ating puso, ay siguradong at tiyak na mayroong tayong daranasing kabayaran. Opo, kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos upang malaman natin ang kanyang kalooban, ang kanyang plano. Mahalaga yan, lalo na ngayong 2021. So, sana po matutunan natin araw-araw na magbulay-bulay ng salita niya, ng Biblia. Okay po? Ang bunga ng panlalamig ay ipanalangin natin na sana'y hindi makita sa ating puso at buhay. Nawa, huwag mawala ang kapangyarihan, huwag mawala ang kapayapaan, huwag mawala ang kagalakan, kaligayahan natin, nakapiling ang ating Panginoon. Kaya paanyaya ng ating Panginoon ngayong umaga sa Jeremias 3:22, kayo'y manumbalik, tayo'y manumbalik sa ating panlalamig at puntahan agad natin ang ating Panginoon. Gamutin agad natin ang sakit ng panlalamig. Ngayon natin na pinaranas tayo ng panlalamig ng panahon, pero nawa, ayaw ng Diyos na iparanas o maranasan natin ang panlalamig sa espiritual. Okay po? Tayo pong lahat ay manalangin. Dagilang Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na mabuksan ang aming mga puso at kaisipan, ang maintindihan, Panginoon, ang mga importante, mga practical na bagay, pero napakahalaga sa aming puso at buhay. Malaking epekto, Panginoon, kapag ang aming spiritual life ay nanlamig. Malaking epekto po, negative effect sa aming buhay ngayon at sa mga susunod pang mga araw kapag kami po ay nakaramdam ng backslidden heart and backslidden life, Lord. Sana po kami po ay humihingi ng kapangyarihan mo. Nanunumbalik po kami, gusto po namin maging matatag, marami pa po kaming haharaping mga pagsubok sa taong ito. Salamat po, Panginoon Diyos, itong aking dalangin, aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen.